Ano na din, may primer kasi sabi ko primeran lang dahil hindi ko pa alam kung anong ikukulay ko sa pinto. So, welcome! Ito na yung loob. Wait. Ito na yung loob. Ayan. Nasaan na ilaw? Ayan. Ayan. Itong side na to hindi pa nalagyan. So, babalik pa sila sa Lunes para magpintura na lang. Tapos si Onyok sa CR. Marius! Ang hagdanan, ayan, nalagyan na rin namin. Yung ganda. Hindi to natural. Ito yung varnish sa labas sa amakad ba? Ito na rin ang ginawa naming varnish sa hagdan. Kasi pag natural, ito dark oak. Pag natural kasi, ano lang, parang kintab lang siya. Parang tapos na rin daril yung kwarto. Ah, okay. Napinturahan niya na rin yung gilid. So, look. Papas-arke tayo sa loob. Ayan. So, ito na yung kwarto. Ayan, ito yung view mo sa kwarto. Ayan. Tingnan mo. Ayan yung view mo sa kwarto. Ang daming bahay dyan sa kabila. Mga subdivision yun dyan. Ayan yung view mo sa kwarto. Ayan si Cedar. Cedar! Cedar! Hi! Ayan, kita mo na yung bahay niya. Iyan, yan yung view mo sa kwarto. Sa bintana, pero harangan natin kay delikado nga sa bata, pwede maglusot Marius dyan. Ito naman sa isang bintana. Ayan na yung hagdanan. Sila, badumihan tong bali si Daryl saglit. Ayan na yung baba. Yan. Hindi pa pala na nakabit yung glass dyan kasi palagyan ko ng glass. So, ayan na yung baba. Ayan na siya. Ganda kaya. Yan o. So, ginawa ko siyang brown dahil dumingin kasi ito. Mabilis tumadumihan kasi pag alam mo na, may batuta dito. O, diba? Parang magmamayari na rin namin yung bahay mo. Ha, ha. So, ayan na siya. Ayan. Ayan. Ipatapos. Basta sa Lunes, pintura na lang talaga. Kung meron kang makabili na inodoro, makabit na, tsaka PVC, finish na. Tsaka yung kusina. Okay, we will go home na. Marius! 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 Hi, who told you to go out? Huh? Who told you to go out? Mommy. Get in. I will go out na. I will go home na. Mommy. You stay there. I will go home na. Marius! Galina, Nana, we will go home na. No more play. It will rain soon! So, hi guys. So, ito na yung bahay. Today, ipapakita ko sa inyo yung part 2 ng house tour. Pero ito, ipakita ko muna to kasi Linggo to ngayong araw. Nagpalagay kami ng tawag dyan. Nakalimutan ko ito. Nagpapalagay kami ng pasyabod. Ang tawag yan. Yung para pag umulan, hindi siya ganong yung ambisi ganong pa sa bahay. Ganong. Para protection na rin pagka humangin hangin. So, ayun ang Marius. Alam niyo naman. Kung may ginagawa sa bahay, andyan din siya. So, masali din na, kikisali din. Ayan, bali tapos na sila. Diyan sa likod na yan, hindi pa namin tinapos kasi may project pa yan dyan. Bangan nyo soon. Tsaka hindi, mag-extend si mama ng kwarto dyan sa likod. Kaya di pa tinapos namin yung paglagay ng pasyabot. Saka na lang kapag may kwarto na. Pero yun sa harap, tsaka sa gilid. Yan, tapos na. So, ayan. Yan na ang bahay, guys, ni mama. Ang sukat niyan is 4x4 lang. Loft house. Kumbaga, maliit siya. Pero, meron siyang kwarto sa taas. Mataas ang bahay na yan. Parang, ang taas niya is katumbas ng second floor. Ayan. Ayan na yung loob niya. So, pasensya na kasi wala pa talagang sahihiyan. Dahil, ang gusto ko kasi ni mama is palagyan siya ng vinyl. Tapos, ayan, wala pa rin kisa ni, papalagyan pa namin. Pero later on, matatapos din natin yan. Wala naman kasi tayong pang isang bagsakan, kaya unti-untiin lang natin hanggang sa matapos. Antin pansamantala, nilagyan namin ng cortina. Ayan pa yung natirang Hardiflex para sa fascia board. Tapos, ayan ang mesa. DIY lang din yung mesa namin. Kasi malungkot yung bahay kapag walang cortina. Kaya yan, kanabit ko yung mga cortina. Ako nandiyan nagkabit ng mga cortina niya.
Tapos ito na yung kusina. So kami muna tumatao ni Mario sabang wala sila mama na sa Manila si Papa. Tapos yung gustong-gusto ko itong hagdanan. Kasi ang ganda ng hagdanan. Binibiro ko nga yung kapatid ko yung bunso namin. Sabi ko ga pag nag-dibo ka dito ka sa bahay dapat pag-dibo. Kasi tingnan mo, ang ganda ng hagdanan. Alam mo yun yung bababa ka sa hagdanan. Careful, don't take the hammer. So ayan, akyat tayo sa taas. Papakita ko sa taas. Pati na nyo muna ang ganda ng flower na nabili ko sa mall. Tapos ayan si Marius, marunong yun siya mag-akyat baba. Basta pag-akyat yan siya, sinasabi ko, hold two hands. Tapos, tada! Ayan na yung kwarto niya. Pwedeng tumayo ang tao kahit ang height niya ay mga 5'7". Kasi dyan, hindi siya maaano sa ulo. Mauntog kasi mataas. Tapos ito yung kwarto sa taas. Ayan, may bintana siyang dalawa. Tapos iyan, ang ganda na bintana yun kasi overlooking. Ayun yung isang bintana. Sobrang lamig dito guys kapag gabi. I mean, oo, pag gabi. Tapos pag yung medyo maulan yung panahon. Sobrang lamig sa taas. Kaya kami sa baba, kami natutulog kasi dito pa yung lamig. So, ayun yung view sa taas ng bintana. Overlooking sa mountains. Ayan, meron siyang 360 degrees view. Char! Kita niyo yung bahay namin. Ayan yung bahay namin. At saka yung kubo. So, di ba nadudungawan lang. Ayun si sweetheart. I love you too. Kasi ayan yung project namin na gagawin. Gagawin lang siya every weekend kasi yung mga panday may mga trabaho natin. So, every Sunday lang sila mag-work. Tapos dyan, yung kwarto. Maglalagay kami ng isang kwarto. Kasi gusto ni mama, may kwarto sila sa baba. Para din na sila akit sa taas. Kasi syempre, may mga edad na. Pagod na rin sila mag-akit baba. Yung puting wall is CR yun siya, guys. So, diba? Ang ganda ng view. Pwede kang pumatong sa bubong at mamuni-muni sa hapon. Parang gusto kong tibayin yung bubong. Oh, man. Parang gusto kong tibayin yung bubong. So, Marius. Ayan, yun yung view sa baba kung nasa taas ka. At yun yung view. Mataas talaga siya, guys. Kahit kahit maliit lang yung layout ng bahay, kahit 4x4 lang siya, mataas siya. Yung pagkagawa nila, nakadesign talaga yan sa pang second floor. Ito yung bahay na namumukod tangi dito kasi mataas talaga siya. Nakakalula nga tingnan. Ayan, lalagyan pa yan ng doorway. Tapos ito insulation. At bago mag-isamin. Sa summer, hindi naman siya ganun kainit. So, bababa tayo ng hagdan. Diba ang ganda ng hagdanan yung pag nagdibuka, tapos nakagang ka, tapos bababa ka dyan sa tan. Tadan, tadan. So, ito man ang batang Ari. Ako nag-voice over. Siya dali pa rin lang, I love you too. So, ayan ang i-share ko sa inyo. Ito pala, ipapakita ko. Panili pala ako. Tapos, ay, don't want like that. So, ipapakita ko yung CR. So, ayan yung CR. Hindi pa rin yan tapos kasi ang plano ni Mama, itatiles daw namin yan. So, thank God, meron akong mga tirang tiles dito sa bahay sa pagpagawa namin. So, yun na lang gamitin namin para makatipid. And then, let's go to the garden. Siyempre, may mga tanim na rin dyan. Kasi nung wala pa si mama, tinaniman ko na. And then, ay, yun pala yung sa likod, yun yung exit door. Papunta sa amin. At taga-tagus papunta yun sa amin. Tapos, sishare ko na din sa inyo mamaya kung magkano ang inabot, kung magkano ang ginastos namin sa ganitong klase ng bahay. Ayan, may mga tinanim na din si mama dyan. Bago siya umuwi, dinagdagan niya. Dinagdagan nila ni papa. Nang mga pananim, ayan, may halaman, may mga gulay. So, ayan, may alugbati, may kamuti, may mais, may oregano, basta. Lahat ng pwede mapakinabangan, tinanim na ni Mali dyan. Tinan nyo naman, parusog, ang taba-taba ng mais. Sayang nga lang, konti lang yung tinanim ni mama na mais kasi tinawanan niya ako kasi sabi niya di raw magtubo, baka raw di magtubo yung mais na binili ko. Ayun niya makini. Kaya ayan, sabi ko, sayang tuloy, konti lang. Pero okay na din yung kahit paano may tirang buto. Pagbalik nila, magtanim na lang ulit kami. Kasi pagbalik nila, tamang-tama, pwede na siyang ma-harvest. May ma-harvest kami. And then, so, ayan na guys. Ang overall total na nagastos namin sa bahay na yan, half amakan, half cement, may double walling, tapos may isang kwarto sa taas is umabot kami ng 200. Nasa ano na kami? Siguro mga nasa 240. 50,000 na siguro kami. Yes, mahal. Siguro mahal sa inyo. Kasi syempre magkaiba naman tayo ng lugar. Pwedeng mahal ang materyali sa amin, mura sa inyo. O pwedeng mura sa inyo, mahal sa amin. Ganun. Tsaka meron akong tatlong labor niyan. Lahat-lahat na yun guys. From bakod to lahat-lahat na yan. So ayan pala, papakita ko sa inyo. Ayan yung exit door din namin.
sinadya ko yan papuntayin sa bahay. Tapos ito naman patagos kinamama. So kayan, kung makikita nyo, tagusan, kantuhan kami. Kaya kung magkabit, kung magpatayo na ng bahay itong nasa likuran namin, ang layo na ng ikot namin doon sa kabila. So sa ngayon wala pa naman. Magdalaga tayo guys. So ang tubig ni mama ay galing sa amin. And then ang kuryente galing din sa amin kasi nakasolid. Dalawa lang na lang natin. So meron na tayo additional mga gulay, meron na kong tinim na. Tapos itong sitaw na tatumpong na lang natira din. Sitaw, okra. Kinaano ng snail. Tapos so, lalagyan natin yan siya today ng gagapanan. Kasi nag-uumpisa na silang tumbo. Pati ang mais. Para meron na siyang gagapangan sa lupa. So, pagbalik nila, gupat ang bahay nila. Ang ganda ng tubo kasi ang ganda ng lupa na nabili ko. Tapos ayan yung kapayas. Nabuhay din ang isang piraso. Dalawa yan, isa namatay. So ayan, mag-work muna tayo. Okay. Gusto mo mapalo? So, ito na guys, ang finished product. Char, kinuha ko lang itong mga kahoy-kahoy nito dun sa labas ng bakanting lupa. Para na ako bibili, diba? Mga kakawati yan. So, ayun na, meron na silang gagapangan yung ating mga tanim. Yan, excited na naman ako dun. Meron na naman akong maharvest.